good morning. Welcome back to our channel. Buenos dias. Good morning. Buenos dias. Where are we? Madrid. We're in Madrid, Spain. So, ito ang aming short tour ng aming Airbnb dito sa Madrid. Medyo magulo na, sorry. This is our third day already. During our first day, yun yung arrival namin. Tingnan nyo muna. Madilim pa. Pero 8 o'clock na ng umaga. First day, we arrived here and then we just rested. We went to the grocery for our supplies. And then day 2, we heard mass and explored the area. And today, we're going to do our vlogging. Yay! Today is vlogging day. We're going to Plaza Mayor, right? And the Mercato, okay. Just like the one in Florence. So dito yung banyo. Sorry, pasensya na, magulo na talaga. So, tara, let's go. Let's go. Explore the area again. Sorry, we forgot to tell you that our Airbnb apartment, service apartment here is the Grand View. Highly recommended. It's centrally located, reasonably priced. We're in the heart of Madrid, right? This is the Grand Via. So this is our area. Come on, let's explore more. Let's explore more of Madrid. This is the center area nila near Grand Via. Yung area na to during weekends, dito ginagawa yung mga protest. Just like the first day, merong protest in support of the Iranian women. Para siyang ano, plaza, no? Yeah. Tapos nandito rin yung mga shopping area ng... yeah, start ng shopping area. Weather, how's the weather today then? It's, I think we're 14 degrees Celsius. Just right. Just right. I think it will be comfortable until mga 12 noon. After that, it gets hot until 7 or 8 p.m. Then it's cooler again. Tapos dito yung pinupuntahan natin, Starbucks. Just close pa although, now. Marami ditong Starbucks eh, tatlo no? Talaga area na to. Ano, lakad muna tayo dito. Lakad so muna. Dito tayo pupunta. This is the way to Plaza Mayor, right? Yeah. This is one of the more famous churreria. Ano tawag doon? Churreria. Churreria. Mga churros. Called Chocolates Valor. Or Valor Chocolates. And the way na payabangan nila is they indicate when they started doing the business. So as you can see, may glare. It's established 1881, right? Yeah. So we'll pass by 2 more. So, lakad ulit tayo. So we're approaching the second churreria in the area. Anong pangalan nito? Churreria 1902. 1902. So kanina 1881, ito 1902. Younger so, brother nila. Nakakain na kami dyan. And the reason why we like that, because it provides us vegan. If you can see, it's... you have an option of no gluten, no lactose, no sugar, and vegan chocolate. So ito naman ang ano, Church of San Ginés. Dito kami nag-mass kahapon, which was a Sunday. Very, very nice inside. Here are some pictures. Let's go in front, lunch. Pakita lang natin. Itong street na to, ito yung Calle Arenal. Sikat din siya. For? Ang dami mga ano, shops. Establishments. Medyo strict sila sa photos inside. So, puti na nakakuha kami ng counting photos inside. Pero, ito, dyan ka papasok kapag gusto mo mag-mask. So, this is the area. Ito ang Church of San Ginés. And therefore, the famous churreria of San Ginés Churreria is behind this building. Pakita namin sa inyo. Okay. Let's go. Again, for perspective, ito yung church, di ba? Ito yung papunta ng likod ng church. And suddenly, there's San Ginés Churreria over there. This area,
mamaya, panay tables na yan. Kasi nandyan ng San Ynez Churrería. Here's a short video of our churros adventure. So, diniretso lang namin yung street ng San Ynez, and then it will lead you to the entrance to the Plaza Mayor. By the way, today is October 3 here in Spain, morning, and I know it's in the afternoon already in the Philippines. So, hello sa inyo. Shout out to our friends. And I forgot to greet Anel nung birthday niya. So Anel, shout out to you. Thank you for watching our videos, our vlogs. Ayan. So this is Plaza Mayor. Maraming ginagawang mga events dito. And maraming pumupuntang tourists dito. And today, ang kasabay namin, mga delivery vans. Before we show you the statue, bigyan muna namin kayo ng panoramic view of the plaza. Pardon the noise, naglilinis sila ngayon. Morning sila naglilinis bago dumating ang milyon-milyong turista gaya namin. So makikita nyo yung mga buildings dito. May ibang mga portion na merong ibang design. I mean, may painting dito, but mostly red sila. Tapos itong area na to, daming mga restaurants pero secret lang, huwag yung kain dito sa dumulay. Tourist trap. Yeah. Sino siya, Ranj? Si Ranji ang hinahayaan ko sa mga historical info. Na problema, hindi ko naaaral to. Ilagay na lang natin sa caption kung sino tong famous Spaniard na to. So yun, nakikita niya yung building na yan, iba yung painting. Tapos nandun din yung inscription na Plaza Mayor. Right? Ganda, maganda dito sa area na to. Lalabag, walang tao. So may mga iba-ibang entrance. Ito, isa yan. Tapos meron din doon. Tapos yung pinanggalingan natin kanina. No? Sa area na yun, sa likod ng truck na yun, na red and white. So, meron pa rin dito, and I suppose meron pa rin dun sa likod. So, dun sa dulo na yon, dun kami galing, yun yung Plaza Mayor. Nilakad lang namin hanggang dito sa Starbucks. Dito kami magpo-coffee while waiting for the Mercado de San Miguel of Madrid, where tapa lovers go. Hola! Hola! We're still outside the Mercado de San Miguel. Kasi 10 o'clock pa siya magbubukas. So, and it's almost 9:45. 15 minutes pa kami maghihintay dito sa labas. Masyado kami excited pumasok. Alam namin na hindi naman kami maraming makakain or mabibili dyan. Kasi karamihan mga non-vegan food. Pero for our viewers, puntahan natin para you know what to expect when you come over Mercado de San Miguel. Yes. And you want to come back nang walang tao kasi pumunta kami ng first day, punong-puno ng tao. Magka-try sana kami mag-vlog pero fail sa dami ng tao. Finally, bukas na. Mahilig. Sa pila. So the battle plan is to go to the left first. Yeah. Ganyan siya sa left. Oh, mga ano, ranch, mga hamon lovers. Good luck. Ito, ang masarap. Oh. Iba-ibang klaseng fruit. Oh. Look at those. Amarillo. What's amarillo? Yellow.
Melon. Narinig nyo, umuubo ng walang maskara. Kasi dito, hindi na required ang masks ngayon. Artichoke. Ito, mga, ito vegan to. Mushrooms. A lot of, yeah. Asparagus. So, one for the crab lovers. Oh, for the club, club. Crab lovers. This is naman mga squid lovers, calamaris. Dito kami kumain nung isang araw kasama si Lalefem. Diyan yung patatas. Dito namin kayo yung gitna because ito yung dito karaniwan dumadaan yung mga tao sa umuorder. Sana makita nyo kung anong itsura niya sa mga sides din, papakita din namin. Pero, so yung sikat nilang parang egg something, parang tutilo. Hamon, yung sausages. Bukit ah. Bukit. 180? €1.80 quesos. Lots and lots of quesos. Different kinds of quesos. Cerveza. Beer. And one of our favorites. Not that one. Cheeses again. No, on the right. Ito. Ito kami usually lagi bumibili. Mga olives. Sarap. Siyempre yung binibili namin yung walang shrimp, walang kasamang mga animal products. But meron din silang with cheese, sun-dried tomatoes, meron din anchovies, sarap. This mozzarella. Mozzarella, burrata. Empanadas. I saw something that I will like. Look. There's a vegan option. Yeah. Anong nakasulat? Tomato. Tomato. There's vegan. There's vegan krolya. I don't know what krolya means. No. Meron ding mga dessert dito. Churros, of course, and assorted desserts. Croissants over there as well. Different kinds of pastries. Yung tayo? Okay. So, mga meron din mga vinos, wine. So, the city. Ito yung favorite natin. Aperol Spritz. Aperol Spritz. Meron din mga calamaris dito. Saka yung mga ano. Water fish na yan. Maliit. Wala. Wala. Uy. Ano to? Parang tacos. Oh. Shoot of clams. Ano siya? Uy. Oh, sa mga oyster. Oyster pala. Lovers. Malaki rin ah. Salmon. Kung magugustuhan dito ng ate ko, si CJ din. Ito mga, ano ito? Bunuelos, tacos ang. So, tacos. Different kinds of tacos and bunuelos. Dami no? Ayan pa. Usually, ano to eh, Euro 50, diba? Per piece. Huwa ka lang dyan. Tapos, pag kakainin mo na, dun sa mga, sa dulo-dulo na yan, may mga parang maliit. O, sa gitna. Ayan, may mga tables na ganito. Pero meron din mga ganitong table sa, ano, sa mga, sa paligid, all over. Pwede ka dyan tumayo at dyan ka kumain.
You're done steak. There. You were there. Mmm. Tortilla. Spanish omelet. I think there's pie over here. Yeah. Hamburguesa. Sandwiches. And gelateria. Ice cream. Hindi siya kamurahan, although okay na rin. Kasi, ano siya eh, tourist spot siya, so the prices are, you expect medyo pang tourist talaga na prices. So there's a coffee shop also, cafeteria. And that's basically it. So that gives you an idea what to expect when you go here to Mercado. Mercado de San Miguel. So, order muna kami ng kakainin namin. Okay. Morning merienda. So, for our vegan friends, special feature. Cash. Efectivo, right? It's a 12. Thanks so much. Hello? These are what we ordered, of course, olives and the vegan empanadas. One is crolla, I don't know what that is, and the other one's tomato and provolone cheese, vegan cheese of course, and these are leeks. So since maaga kami, nakakuha kami ng table dito sa corner, so we'll eat first. Ate Jean! So, kakagaling lang namin ng Mercado de San Miguel. Now, we're here in Calle Serrano. The parang business district nila, no? Yes, and parang shopping district nila for mga high-end luxury brands. And in front of us is the Archaeological Museum, National Archaeological Museum. So, ito yung mga stores nila. Row of luxury brands like here, Carolina Herrera. There is Versace. And I see Tag Heuer over there, right? So we'll just explore the area. We'll do some window shopping and let's see. So again, that's the Museo Arqueológico Nacional, National Archaeological Museum. Wow!